This is the purpose that is purposed upon the whole earth. And this is the hand that is stretched out upon all the nations. The Lord of hosts hath purpose, and who hath shall disannul it? And his hand is stretched out, and who shall turn it back? In the year that King Ahaz died was this word. Rejoice not thou, whole Palestina, because the rod of him that smote thee is broken. For out of the serpent's root shall come forth as a cockatrice, and his fruit shall be a fiery flying serpent. And the firstborn of the poor shall feed, and he shall lie down in safety. And I will kill thy root with famine, and he shall slay thy remnant. Howl, O gate, cry, O city, thou whole Palestina are dissolved. For there shall come forth the north a smoke, and none shall be alone at his appointed time. Sabay-sabay. What shall one then answer the messengers of the nation, that the Lord hath founded Zion, and the poor of his people shall trust in it? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na ugatala namin. Maging pagkapala ito, Lord. Pulutan namin aral, especially, Panginoon, may mga special discussion dito, Lord, na may mga lokohan din po, Lord, sa maraming translation. I pray kayo po magpala, kahit po mayroong pagsubok ngayon, kayo po bigay ng ilaw sa amin, both physical, Panginoon, pati sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, nakikinig ba ako sa likod? Pwede ba? Wala na sa likod? Lapit na po kayo dito at walang maingay, please. Kasi ako sumigaw. Kasi sisigaw din talaga ako. Ay, tumo po ka, Stephen. Tumo po ka lang. Yan, sige po. Ito, mayroon pang upuan sa unahan. Yung magkakandila po, ha, pakingatan lang. Kikibuhay po tayo kung may pipe. Tumo po ka lang. Ah, okay. Okay, so again, good evening po sa lahat. Good evening po. Title po natin ngayon, kaya matindi yung ating ano eh. Title po natin, wala tayong live, pero okay lang. Kalimutan ko tuloy. Ang title natin is Mercy to the Remnant of Israel, Judgment to Babylon, and Lucifer. Ayan, kaya matindi yung ating message ngayon eh. Siguro, andiyan si Lucifer, di ba? Hanap nyo nga. May pinasabog siya eh, no? Pero sa Bible po, sa buong Bible, makinig na po, sa isang beses po lang po nabanggit ito, no? Saka sa King James lang po ito, no? Lahat ng modern translation, inalis po nila to. Binago nila, ang nilagay nila ay, ano man nilagay nila dyan? The Morning Star. Okay? The Morning Star. May Bible ba kayo dyan? Tingnan nyo kung sino yung Morning Star. Sa Revelation. Title po ni Jesus yan sa Revelation 2. Sorry, 22. Revelation 22, 16. Makibasa nyo. Ready, go. I, Jesus, have sent my... Ready, go. I, Jesus, have sent my angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. Sino daw yung morning star? Jesus. Ano ba yung morning star? Araw. Araw, di ba? Kasi morning or day star si Jesus din po yan. Madalas kinukumpara si Jesus sa araw. Kasi nga, malakas, maliwanag, di ba? Siya rin yung light. Wala naman may maingay. Tsaga-tsaga mga bata. So si Jesus po yung morning star. Ngayon, ba't ang ginawa ng mga modern translation, si Lucifer ginawang morning star. So kaya nga po, sigat na po yan, lalo yung mga Mormons. Kaya po, nainiwala sila, si Elohim daw ang ama ni Jesus sa kanil Satanas, kesyo ganun. Magkapatid sila. Marami pa ibang Diyos daw. So kasi nga yung mga ginamit nilang Bible, compromise na, no? Katulad nun. Actually, kung di ka naiiniwala sa Diyos, di mo na gagamit yung Bible eh. Yung mga Mormon, talagang ginamit nila para sirain lang Christianity. Yun ang totoo, no? Kaya kawawa po yung mga
Mga Mormon. Kaya yan. So, sa Bible po, yung totoong Bible, actually, hindi lang po ito sa King James. Hindi po ito sa King James lang. May mga ibang translation, yung mga maagang translation, meron din po yan, Lucifer din. So, hindi po tayo nag-iisa dyan. Okay? So, again, anong title natin? Mercy to the Remnant of Israel, then Judgment to Babylon and Lucifer. Naalala niyo po, last week, ano tayo, di ba? Ang title natin last week, Babylon and the Day of the Lord. So, hinusgahan na po yung Babylon sa chapter 13. Napakatindi nga ng mga judgment doon. Dito may konting pang, ano, may konting natira. Okay? Pero kaya dinamay natin yung Israel kasi nabanggit yung Israel dito, may pag-asa. Okay? So, sundan nyo na lang ako dyan, ha? Pero, ubusin po natin ito ngayon chapter na ito. Bilis lang po ito. Kaya makinig lang po, ha? Kaya, for the Lord will have mercy on Jacob. Okay? So, yes! Yung Babylon, bakit sila husgahan? Kasi, may ginawa silang mali talaga, tsaka actually, talagang balak na ng Diyos yun. Okay, ginamit lang yung Babylon, yung Assyria, nung una, para husgahan yung Israel, and then Judah. But later, sila naman yung husgahan. Ganun po yan, ganun ang logic, ganun ang sistema po sa Bible. Hindi ka hayaan ng Diyos, ginamit ka sa talagang karumaldumal, tapos wala kang parusa. Hindi ganun. At lalo ang Babylon po, hindi lang naman Israel, Judah ang kanilang sinako, pinatay, mga bata, lahat, ang dami. So, husgahan sila ng Diyos. So, nag-umpisa na po yun sa chapter 13. Pero special dito sa 14, chapter 14, na Isaiah, ito nga po, nag-umpisa yan sa pag-asa, doon naman sa mga people of God, noong time na yon. At kaya nilay kong remnant dyan, pa hindi malabo sa title, no? Sabi niya, for the Lord will have mercy on Jacob. So, meron pa rin awa. So, ganito po yan. Minsan, malupit tayo. Kahit tayo nga, kung saan, mga anak ko. May mga pag-uusga tayong kailangan malupit eh. Hindi nang pwedeng galit ka, tapos nakatawa ka, di ba? Ang Diyos, pag nag-usga siya, talagang malupit din. Kaya salamat, meron siyang awa. Kaya sabi dyan, and will yet choose Israel. So ito nga po yung malabo natin dito kasi yung Israel talagang skinners na yan eh as a nation. Pero still, kaya sabi natin last time, maraming pagkakataon, ito po yung tinutukoy niya pag ganito, ito po yung remnant, ito po yung mga natira. Okay, mga nanampalataya pa rin, hindi naisama sa karamihan ng Israel at sumamba pa rin sila sa Diyos na tunay. E sabi dyan, and set them in their own land, and the stranger shall be joined with them. Doon muna tayo sa set in their own land. So ito, ginagamit po ng mga Israel ito ngayon sa Middle East, sa mga Udyo. So bakit natin masasabing hindi applicable sa kanila yan? Maraming bagay po. Una, hindi naman sila tumanggap sa Panginoon. Bakit sasabihin nilang magpapaboran sila ng Panginoon? Amen. Lalo tayo mga Kristiyano, ha? Ngayon, yung mga hindi masyadong Kristiyano, baka maloko pa sila dyan. Pero sana naman tayo, hindi tayo maloko kasi sabi sa Bible, ang people of God, yung mga tumanggap kay Jesus. Amen. Eh yung mga Israel po doon ngayon, yung mga Hudyo sa Israel ngayon, sa Middle East, hindi galit po kay Jesus yon. So, napakalabo naman nun. Okay? So, yun na number one, ha? Malinaw po yun. Hindi ito yung mga Israel, 1948, nagkaroon sila ng, hindi sila, hindi yan. So, mamaya, itatayap ko pa rin ulit yan. But anyway, ito, the stranger shall be joined with them. Ano yung strangers? So, ganito po yan, sa mga bansa, kahit ito, mamaya, babanggitin po yung Palestina. Ito po yung basically yung area nung Israel, Jordan, yung mga doon banda. Okay? So, sabi dyan, so, syempre, yung mga natalo, yung mga talo na, hindi naman yan patay, hindi naman lahat yan patay. Lalo pag katulad ng Israel, pag binalik daw sila dito. So, again, tandaan nyo po, laging dalawa po yung ano nito. Yung may immediate fulfillment, and then lalo yung pinaka ultimate fulfillment, kasi mangyayari sa end times. At mamaya explain ko po paano ko nasabing talagang ultimate meron po itong kinalaman sa end times. Okay? Kasi malinaw po yan. Okay? Kasi ang tawag dito, ang objection itong mga dispensational, ganyan, yan siya, Israel yan, yung basta sabihin mo Kristiyano yan. Mamaya malalaman nyo. Okay? Nadaanan natin yan. Eh sabi dyan, yung strangers, so hindi sila, lahat patay, pero yung ibang strangers, kahit hindi Israel, may kisama daw. Ba't ganun? Ganun po yan kahit saan.
pag kahit ang mga sinakop yung Pilipinas, of course, nag-rule sa atin yung Kastila, yung Japan, hindi naman pinatay lahat eh, di ba? So, pero tayo yung alipin. So, ganito rin dito po, no? Pag itong mga strangers, hindi mga Israel, pag sila'y natalo na, nakaganti na po yung Israel, sila po yung mga kasama rin naman, at hindi na sila alis. So, magandang bagay po yan. Kahit po sa panahon natin ngayon, huwag po tayong galit minsan, di ba? Sa mga kulto, minsan galit tayo eh. Mga Katoliko, for example, eh, hindi naman nila minsan kasalanan yun eh. Naloko lang din sila. Kaya never nyong parang galit kayo na parang ewan. Itong mga strangers na natalo sila dito, pinahin ng tulutan nila. Ganyan po ang ano, kalakaran na po ngayon. Huwag nyong kagalitan. Kung sila na may magsasubmit, magtatrabaho naman, ba't mo kailangan patayin? Diba? So, ganyan po yan. So, spiritually po, pwede yan sa atin mga, pwede yung tukuhin natin dyan. Yung mga, sabi natin, nag-backslide, may ginawang kasalanan, matindi, pero napatawad na, anong gagawin natin? Hayaan lang nating tanggapin. Amen? Amen. Ang Diyos naman ang mag-uusga ultimately, siya naman yung magpaparusa, siya naman yung mag-reward kung talagang sobrang tapat mo, katulad ka nung isang kapatid na sa ng prodigal son. Hayaan mo na yung kapatid mo. Amen? Mas gusto mo ba? Wala siya dito. Amen. So, tanggapin natin. Okay. Tuloy po natin, no? Nasa ito pala tayo. The people shall take them, yung pa rin, yung mga strangers, no? And bring them to their place in the house of Israel, shall possess them in the land of the Lord for servants and handmaids. Sabi ko sa inyo, no? So, dahil sila Israel, okay, physical dati, ang idea dyan, of course, mataas yung people of God, okay? Pero again, sa panahon natin, wala na sa lahi po yan. They shall take them captives, and because captives they were, and they shall rule over the oppressed. So, ito po yung actually nga irony dito sa buong chapter. Sino po yung malakas dati? Sino yung sumakop sa Judah later? Diba yung Babylon? No? Yung pinag-usapan natin last time, eh, last chapter. Pero sabi dyan, dati silang nagka-captor, oppressor sila, later sila yung magiging captive. Sila yung ano. So again, ano po yan? Tawag dito, sabi nga nila, bilog daw ang mundo. So wag na wag. Kung ikaw naglilingkod ka sa Diyos, nakikita mo iba pinagpapala, kala mo lang yon. Hindi, iba talaga pinagpapala eh. Hindi, okay. Maghintay ka lang sa sarili mong pagpapala na hinahanda sa iyo ng Diyos. Huwag kang ano, sigurado po yung, hindi lang madalas eh. Kahit nga sa ngayon, madalas ganun na. Para pinapakita ng Diyos sa atin yan eh. Maraming man ka nakita, pamilya dati mayaman, mandang uli, wala na, yung mahirap, yayaman, nahihirap, tumaas yung posisyon, nawala ng ano. Lalo po in the end times, ang Diyos ang mag-usga, and therefore, again, nakinuparan natin yung immediate dito, tsaka yung fulfillment later. Pag ang Diyos na talaga ang naghari, yung mga wicked, sila yung aalipinin natin. Okay? And it shall come to pass in the day that the Lord shall give thee rest from thy sorrow. So, sino nahihirapan dito? Okay? Pangako ng Diyos yan. Maglingkod ka lang ngayon. Wala namang madali. So, pero darating yung panahon, magkakaroon tayo kapahingahan. Ayan, so, obviously, ang immediate context nito na naman, sa gera, no? So, ang gera kasi napakahirap niyan, eh. Bukod sa physically, spirit, ano, sa pera, napakahirap niyan, nag-gutom. Pero pag nawala na yan, nagbigay ng Panginoon ng kapayapaan at matagal, makaka-rest tayo, no? So, ganun din spiritually, pag tayo nasa millennium na, ano pa ba, nasa langit ka na, hindi mo na problema yan. From thy fear, ano yung inakatakutan natin? Dami. Mga persecution. Matapos din yan. Amen? Amen? From the hard bondage wherein thou was made to serve. Lalo po pag pinaglilingkuran mo. Sa panahon natin, ganyan, di ba? Kaya yung mga kulto, ang layaman, ang lalaki, yung gobyerno natin, mga obvious na kura, pero nag-ahari pa rin. May panahon ng Panginoon dyan. Yung mainip. Thou shalt take up his proverb. Ito na. So, malakas din mga asar ng Panginoon, eh, di ba? Kasi nga, minsan kailangan. Kaya tayo, napansin nyo, minsan nang-aasar din tayo para matulungan naman natin yung mahihina. Kasi yung iba talaga, pag nakitaan tayo ng, tulad yan, hindi lang brownout, konti lang tayo, ganyan. So, minsan yung mga mahinang Kristiyano dyan, titingin sa ganyan, ano nga sabihin nila? Ang hina naman natin, di ba? Nang panyanghihinaan. Kaya minsan kahit ang Diyos, nilalagay niya sa context, inaasar niya po yung mga asar. Kaya sabi po dito, yung Babylon, napakalakas niyan.
Ito yung sabi niya. Alam yung proverb, yung parang pang-asal, yung laging sinasabi. Hindi lang yan sa proverb ng wisdom. Minsan, ano yung mga laging sinasabi. So, sabi dito, how had the oppressor ceased? Diba? Parang, kaya nga siya oppressor, napakalakas niya. Ngayon, ano nangyayari sa inyo? Parang ganun yung sinasabi niya. Ano nangyayari? Ano ka na? Ano? Ano? The Golden City. Last Sunday naman, di ba tayo? Sa Job, pinag-usapan natin yung ginto. Oh. Pag puro ginto ka na, mayaman ka, pero mawawala rin yan. Ganun yung ano sa kanila, inaasang sila ng Diyos. Kala nyo, ha? Eh kasi nga, pati yung gold ng Israel, di ba, kinuha nila, di, ang dami nilang ginto. Pag marami ka nasakop, ang dami mong ginto dati. Kahit ngayon. So, inaasang sila. The Lord had broken the staff of the wicked. Yung staff po, either panggamit nila sa kung anong ginagawa nila. Pag binok yan, pag binake, anong wala na. The scepter of the rulers, wala na. Wala na sila kapangyarihan. Dati malakas sila. Darating yung time. Mawawala yan, mauubos yan. Pag ginusto ng Diyos. Pag ginusgaan sila. He has smote the people in wrath with a continual stroke. He that ruled the nations in anger. Sino yung ruled the nations? Yung mga Babylon niya. Ang iyabang po niyan. Kahit pag pinag-usap, pag inatinan niya po, lahat naman ang ruler. Romans. Kasi nga, lalo po dati, hindi makapasunod yung mga tao ng salita lang eh. Amen? Amen. So, ginagawa nila ngayon, talagang pinapahirapan. Literal, hinahataw. Kaya ngayon, tinatawanan sila ng Diyos. Ah, sige, ang aangas nyo ngayon. Nahataw kayo ng hataw. Later, sabi dyan, the whole earth is a stress. So, ibig sabihin, wala na. Wala nang ang hataw. Kasi wala na eh. Talo na rin sila. Kaya sabi dito, yung buong mundo daw, tahimik na. Kung ang ganda, di ba? Pag walang oppressor. Kahit po sa panahon natin, pag inaral yung ano, though meron pa rin actually, pero iba na po ngayon kasi. Kaya nga lagi lang tayo mag-pray, bigyan lang tayo ng pagkakataon ng Panginoon na gawin yung kalooban niya sa ating buhay, hanggang kamatayan. Okay na po yun. Huwag tayong titingin lang sa mga ibang, ano, in China, tsaka US, pagalingan ng pagalingan. Bayaan mo lang sila. Di ako na-impress dyan. They break forth into singing. Ayun, so pag wala nang nung ano, yung mga panahon ng hapon sa atin, tsaka kahit nung mga gera, ganyan po yan. Pag wala na, tapos na, panalo na tayo. Yay! Ganun ang mangyayari sa Babylon. Pag naubos na sila, mag-asa yung buong mundo. So pwede natin i-relate po ito sa atin, ha? Ngayon, kahit yung mga gusto natin, kaya tayo soul winning, eh. Para maligtas yung iba. Yung iba po, walang magawa sa buhay. Lagi na silang ano, biktima sila ng mga kulto, false teaching, Satanas. Pero pag yan ay nakalaya, magsasaya po yan. Amen? Masaya ba kayo? Amen! Sana, ha? Naman, talo naman. Ano pa? Tuloy lang natin sa, yeah, the fearless rejoice at thee. So, ang lasa ng Panginoon talaga. Pati daw, buong mundo magsasaya, pati mga puno. Ano nangyari yun? Kasi ganito. Alam yung ginagawa po ng mga yan, yung mga yung mga army niya mga yan dati, ha. Gagawin nila yung mismong mga puno, kunwari sasakupin nila yung San Mateo, kunwari. Galing sila Montalban. So magdadala sila ng konting gamit, pero isang mga gagamitin nila yung mga puno natin San Mateo, gagawin nila diyan. Putulin nila lahat yan, gagamitin nila ang gamit nila pang basically yung gagawing pasusunugin or what, gagawing katapol, kung ano man yan. Yan ang gagamitin. So, kaya po pag ginera kayo, ubos pati puno nyo. Ganun po yan. Kaya sabi dito, yung mga puno, magsasaya. Kasi yan, wala na yung Babylon, wala na yung puputol sa atin. Yung sabi dyan, no? And the cedars of Lebanon saying, since thou art laid down, nung natalo ka na, no failure is come up against us. Yun na, wala nang puputol sa amin. Lakas mang asar eh, no? Kasi ganun po ang gawain niyan. Ito ba? Hell from beneath is moved. Kaya ito po, malalim po yung mga salita dito. Hindi lang ito tinuto ko yung Babylon eh. Ay, yung kalaban daw sabi, hell from beneath is moved for thee. To meet thee at thy coming. Pero may sinasabihan tayo minsan yan, diba? Mga, hoy, buhay ka pa! Hinusunog ka na sa impyerno.
Talaga sobrang loko-loko. Ganito yung tumutay. Sinabi, sinusundo ka na ng impyerno. Instead of the dead for thee. Yung mga patay daw, parang, dito ka na. Kibuloy, dito ka na. Parang ganon. Ito naman, Babylon. Tsaka mamaya, si Lucifer. No? Even all the chief ones of the earth, it hath raised up from their thrones all the kings of the nation, and they shall speak unto thee, art thou also become weak as thee. So, ganito yan. Ganun again, nangaasal, no? So, kahit po sa, kahit saan, basically. So, sino yung malakas na bansa dati? Na ngayon, wala na. Germany. Pero, lumalakas ulit yan eh. But anyway, nung talagang Nazi Germany, napakalakas yan. Ngayon, nung natalo sila, anong natira sa kanila? Yung Japan din, napakalakas niyan dati. So, ano sasabihin sa'yo ng mga kasama mo dati? Di ba, ba't ang hina mo naman? Ganun, kapareho ka na namin. Yan. Thy pump is brought down to the grave. Ano, yabang mo, wala na. And the noise of thy viols. So, ano lang yan pa, parang music lang yan. No? Parang violin ata yan eh. Related yun sa violin. And the worm is spread under thee. And the worms cover thee. Parang ka nang patay. Inuud ka na. So, mabigat, di ba? So, huwag niyo nga sabihin sa ano niya. Again, ha? Kami kapit-bahay lang kayong konting ano. Huwag niyo sabihin ganyan. How art thou fallen from heaven? Ito na. So, kanina, tinutukoy lang po, Babylon. So, ngayon, si Satanas na. Bakit ganon? Kasi nga, may kinalaman to sa end times. Kaya nabanggit ko sa inyo kanina. Ito po ang tamang rendition dyan, ha? Lucifer, hindi yan son of the morning. Hindi yan morning star. Eh, ba't the son of the morning? Kasi po, alam nyo yung Lucifer, kaya yung iba po daw, si Venus daw to, ganyan. Basta, maliwanag. Yan ang ibig sabihin ng Lucifer. Kaya bakit sa King James, tsaka sa Wycliffe Bible, tsaka sa Vulgate, bakit Lucifer? Yun nga kasi, ang pag tinignan mo yung context nun, tao eh, or person, yung tinutukoy dyan. So, pwede rin title, pero pinangalanan po ng Bible yan. Para naman, maiwasan din natin, okay? Kaya huwag kayong magpangalan ng anak niyo, Lucy, ha? Lucy! Kaya, siguradong hindi Lucy, pero Lucy, medyo malapit, eh. Ano sabihin dito yan? So, bakit son of the morning? Kasi nga po, nagliliwanag po siya, no? So, kasi po, si Lucifer ay magandang angel daw yan. Meron ding reference to sa Ezekiel, no? Hindi natin pupuntahan yun. Basta, sabi dyan, tinodescribe siya na napakaliwanag niya, magandang anghel. Problema, sabi dyan, how art thou cut down to the ground? Nalalam niyo po yung ating title dati, how are the mighty fallen, di ba? Yung salitang how, parang ina-attract ka na mag-isip, gaano, grabe to! Dati niya napakaliwanag, napakaganda, ngayon, tinapon. Cut down, pinatay, or ano man yan. Sa ground. So, ang dumi mo na ngayon. At ang pagkatukoy sa kanya, which thou weakened the nation, napakaganda po. Ito, alam niyo po sa mga lahat ng nation, bakit yan nangihina. Yung US po ngayon, kaya lumalaban pa yan kahit paano, marami pa rin tao doon. Mananampalataya, gusto po sa missionary. Ngayon po tayong kilalang ganyan. So, pinipreserve sila ng Diyos. Pero alam nyo, pag yung nation, kahit po pamilya, pag ikaw ay nagapina ng Satanas, puro kasalanan na, lumalayo ka sa Diyos, pansinin nyo po yan, totoo po yan, kahit kanino, yung mga kapatid nyo, kunwari, nag-backslide, halata agad yan, nanghihina. Minsan, pati physical. Hindi lagi, minsan si Job, ano siya eh, sinubok siya physical eh. Pero minsan talagang literal, pati ano, nanghihina, ang hina na mag-isip, na pag nag-backslide dyan, na ang dali nang kuhain ng false doctrine. Ba't mo naniwalaan yun? Maling-mali yun, ang layo nun na. Ba't ka naniwala doon? Kasi nanghina una. At si Satanas po ang cause nun. Yan ang nagpapahina. Paano siya pinapahina? Eh, kahit ano naman, kahit lang kung kumpanya. Magandang kumpanya, mayaman. Paano yan nawawalan? Kailan lang yung Boeing yung nasa ano lagi? Kasi dapat napakaganda po yung Boeing, napakayaman, napakagaling. Gumagawa ng airplane. Yung problema, may compromise silang pinasok. Gusto nilang kumita na mas malaki pa. So, pinalitan nila yung mga leader nila. Ginawa nila yung mga financial ewan. Dati mga engineer. Kaya alam na alam po nila yung
trade nila. Ganun nangyari. Ngayon, may mga whistleblower, sinasabi, ah, kaya naman nagkaganyan kasi sa halip na gawin natin test na to, hindi na, ini-skip na namin para makatipid. Ganun pala ginagawa. Eh, may naman nagsabing ganun. Pinatay po yung isa, pinatay na yung pangalawa. Imagine nyo yun. Anong nangyari sa Boeing ngayon? So, balitaan pa yan. Oh. Maswerte yung Airbus kasi yung ano niya, competition niya. Ganun po yan. Dating malakas, manghihina dahil sa kasalanan. Ganun po yun. Naging mga sakim. Kasi po, nakipag-partner sila sa isang parang financial firm, parang ganun. Parang di sapat daw eh. Eh, saan sila magaling? Kumita ng pera. Ah, ganito gawin natin. Magtipid, ganito, ganito. Ganun din sa pamilya. Pag nagtamad-tamad, di na naglingkod sa Diyos. Nagyabang na, basically. Di na nag-aral, di nagsipag, di na nalangin. Hihina po kahit sino ka pa. Amen? Kahit pastor ka pa. Kahit malaki na yung church niya, manghihina yan. Ganyan ang gawain ni Satanas. Kaya mag-iingat tayo dyan. Amen? Pag alam mo naman yun eh. Pag nangihina ka na, medyo mas malakas ka na sa karnal, pang sarili. Ramdam mo na dapat yan. Bawat isa sa atin. Sabihan mo na. Kapatid, puro ka ano, puro ka Facebook, puro dinidisplay mo yung hita mo, ano man yan. Bakasyon, bakasyon. Walang problema yung bakasyon, kailangan pa display. Minsan-minsan, okay, walang problema. Tuloy natin, for thou was said in thy heart. So, saan nag-umpisa to? No? Again, si Lucifer, si Satanas, anghel po yan, ginawa din ng Diyos. So, saan nag-umpisa yan? Kaya ngayon, simula dito, hanggang, tingnan natin sarili natin, ha? Anong ginawa ni Satanas? Kaya siya bumagsak. Iwasan na natin. Sabi dito, ang ginawa niya, sinabi niya una sa kanyang puso. Ibig sabihin, hindi na yung sarili madaldal to. Magrebelde tayo sa Diyos. Hindi, yung sa puso muna. Nangarap siya. Ang gusto niya, hindi siya sapat, nasa langit na nga rin siya. Anghel siya eh. Pero hindi sapat yun. I will ascend into heaven. So again, both na to, Babylon tsaka si Satanas. So Babylon kasi, alam nyo naman, Babel, Tower of Babel. I believe meron pa rin kinalaman yun kahit sa Genesis, ano pa yun, 6. Tama ba? Hindi, 11, 10. Sa yun. Genesis 6, 7, Noah yun eh. Anyway. Yan, so ang taas muna, gusto mo bang maging mataas? Mayaman ka na, gusto mo pa yaman, papogi ka, pasikat ka pa. I will exalt my throne above the stars of God. Hindi kontento na lingkod siya ng Diyos. Minsan kahit mga lingkod din sa mga pasto, minsan hindi sapat. May paggalang ka na nga, meron naman yan eh. Naghahanap pa yan. Dapat, ako, pastor ko, ako pastor ng mga pasto. Ha? Galing, ha? Tapos, kung ano naman yan. And then, I will sit. May mga title din yan. Kayo, pastor. Ako, bishop. Hindi lahat ng bishop ganun, ha? Pero yung iba ganun eh. Ano yung sabihin doon? Dito yun. Kuwelyo. Pari yung bad. I will exalt na. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. So ito yung medyo hindi ko maano, pero yung in the sides of the north yan, na may kanta niyan sa Psalms eh. So, yung sabihin lang naman niya, nasa north, yung sabihin niya. Pero, bakit I will sit also upon the mount of the congregation? Pataas na naman niya, nasa taas na naman siya. Gusto niya maitaas. Pag sinabing congregation niya, dapat pantay-pantay eh. Pero gusto niya, nasa mountain siya. Mas pataas siya. I will ascend above. Puro pataas, pataas. Nagmamataas. Iwasan niyo po yan kahit sa puso natin. Above the heights of the clouds. Mabira, no? Mountain. Stars, medyo mababa, clouds. And I will be like the Most High. Obviously, tinutukoy na Most High, ang Diyos, Ama. Ba't mo papantayan ng Diyos? May sabi dito, yet thou shalt be brought down to hell. Okay, ha? Yan pala pangarap mo. Still, nasabi na ng Bible, ikaw naman ay, by the way, Satanas pa, wala pa po sa impyerno ngayon, ha? Baka yun nga, baka tinsinira yung ano dun. Yet shall not, so ganyan ang ano, kaya hindi tayo dapat matakot din sa kanya, hindi tayo dapat sobrang kasar naman, pinanghinaan na tayo. May kalalagyan yan, amen? Ito po yung preaching natin ngayon eh.
Babagsak din yan. Amen. Ang galing-galing yan kasi kapag tumingin ka sa face, kahit saan, sa media, karamihan po na yung tinataas dyan. Ngayon, yung mga bangla na, yun ang ano ngayon, yung bangla na naman sa True Faith ba yun? Yung banda. Itong ABS-CBN, GMA, Inquirer, talaga naman, no? Alam niyo na, Kadiri, pwede naman ang, hindi na lang sabihin, hindi, talagang double down pa yung mga yan. Kaya dapat tayo din, i-condemn natin yan. At marami pang mga normal na tao, asar dyan, at nasusuka dyan. Amen. Anyway, may kalalagyan yung mga yan, amen? Amen. They that see thee, ito, yung makakita daw kay Satanas, at siyempre pag siya ay sa Babylon, kay Satanas, Lucifer, parang kanina, lulukuhin siya, sabi dito, titingnan siya narrowly, no? Ibig sabihin, parang mababa ng tingin sa kanya, or parang pasalubong yung tingin sa kanya, kung ano man siya sabi dito, still, ang ibig sabihin, is this the man that made the earth tremble? Dati ang daming takot dito, eh. Yung Babylon, takot dyan, di ba? Kahit yung mga prophet, takot sa kanya, eh. Yung takot, pero ibig sabihin, sinasabi yung kakayanan niya. At maraming tinalo, mga kingdoms. Ito ba yun? That made the world as wilderness. Talagang ang dami nila sinira. Kasi nga, malakas sila dati. All the kings of the nation, evil, all of them, lie in glory, everyone in his own house. So yun, kaya po, pag sila ay yung Satanas nga, tsaka yung kampo niya, kaya lagi siya sabi kanina, ito yung may kinalaman sa end times. Kasi hanggang ngayon, naghihari pa rin naman si Satanas kahit paano, di ba? So kaya kailan mangyayari ito? Sa end times. Yung talagang ubusin na siya. Lalagyan na siya sa impyerno. Okay? All the kings, even all the line glory. So magsasaya po yung mga hari kasi si Satanas ay natalo na. But thou art cast out of thy grave like an abominable branch. As a raiment to those that are slain, thrust through with the sword that go down with the stones of the pit and carcass. Kung naintindihan niyo pa siya sabi dito, nakakita pa yung mga pelikula minsan na sinaksak na pinalo na yung ulo, putol, patol yung kamay. Ganun na itsura, parang zombie. Talagang galit sa kanya ang Diyos, husgan siya. Thou shalt not be joined with them in burial. Because thou hast destroyed thy land and slain thy people and seed of evildoers shall never be renowned. Ibig sabihin, kahit po kung alam niyo yung kwento sa Kings of Israel, di ba? May mga hari po dyan na hindi nililibing dun sa libingan ng hari. So iba pa yung kings, iba pa yung libingan lang ng mga hari ng pamilya ni David, iba pa yun eh. Iba yung talagang hari, iba talagang hindi nililibing dun. Kasi galit sila. Ganun yung mangyayari sa Babylon. Kaya kay Satanas. Kaya grabe yung ginawa ni Satanas. Ginawa niya sarili niya lalo eh. Anyway, ganun din po yung mga sama sa kanya. Mag-iingat po tayo. Eh, sa panahon nga natin ngayon, ganyan parang ang dami niyang kakampi sa totoo lang eh. Katulad yung mga bakla na yan. Nagre-rejoice ngayon yan. Niloloko tayo. Konti lang naman yung mga yan. Palibasa, kuha nila yung media. May paglalagyan yan. Prepare slaughter for his children for the iniquities of their fathers that they do not rise nor possess the land nor fill the face of the world with cities. So, ito, balik na tayo sa Babylon na to. Okay, so medyo balik tayo sa Babylon. Yung mga anak-anak daw ng mga hari ng Babylon, ubusin. Wala nang maubuhay dyan. Parang gano'n kasi talagang galit ng Diyos sa kanya tsaka yung mga mundo eh. Hindi na sila mabuhay ulit. Wala na silang mga anak-anak apo. So, for I will rise up against them, said the Lord of hosts, and cut off from Babylon the name, and remnant, and son, and nephew, and yan, patay lahat. So, make the possession of the for the bitterns. Bitterns, parang manok lang yan. Parang maliit na ibon, in the pools of water, and I will sweep it with the besom of destruction. Besom, parang walis lang po yan. Say the Lord of hosts. So again, gumagamit lang ang Panginoon dito ng mga talinhaga. Pero imagine nyo na lang kung gano'ng gagawin sa kanila. So napag-usapan natin last week, di ba? Yung ginawa sa Babylon. Hindi na matiran, kahit gusto man tiran. May sumpa na dun. The Lord of hosts has sworn. Ano po yung sumpa?
Di ba, pagsumpa talaga sigurado yun. E pag ang Diyos pa ang sumumpa, eh, sigurado lalo. Kasi sabi, saying, surely, as I have thought, so inisip niya, gagawin ko yan sa inyo, mangyayari yan, it shall come to pass, and I have purpose, as I have purpose, so shall it stand. So, alam niyo po yung mga, kanatulad niyo, mga bakla, kanatulad. Alam nila ang judgment ng Diyos sa kanila, kaya yung iba niya, magpapayaman talaga yan. Nilalagyan nila yung sarili na, walang mangyayasa, hindi ako malulugin, hindi ako ma... Kasi ramdam na nila yung coming judgment eh. At maraming bakla po, madaling mamatay po yan. Bata pa, kapakamatay yung iba, kakasakit. So, pero kahit ano pang gawin nila, na protection sa kanila eh. Sinabi ng Diyos yan, mangyayari yan. That I will break the cedar in my land, and upon mountains tread under foot, then shall his yoke depart from off them, and his burden shall depart from them. So, binalik lang Assyria kasi ganun nga rin. Exactly, yun ang nangyari sa Assyria. Diba? So, ganun din mangyayari sa Babylon. This is the purpose that is purpose upon the whole earth, and this is the hand of that is stretched out upon all the nations. So, kung napansin nyo, medyo nag-shift na naman yung kanyang focus. Kanina, Babylon, Satanas, Babylon. And then, sinasabi niya ngayon, actually, ganito yung kalakaran ko talaga, ganyan siya eh. Pag may lukulukong nation, pinagbigyan niya ng ilang panahon, pero gano'n ang magiging judgment niya, ibabagsak din niya na yun. So, kaya sinasabi niya, this is the purpose of the whole earth. Okay? So, again, reference na naman yun sa end times. For the Lord of hosts, a purpose, and who shall disannul it? Inaano lang niya, sinusundan niyo ba ako? Okay. Sinusundan niya kasi maganda, nilabasa niyo rin. So, ginusto ng Diyos siya, mangyayari yan. Sinong, pag sinabing disannul, sinong mag-aano niya? Ay, wag na, Lord, wag nang kusgaan tong Babylon. O kaya yung mga false teacher. Hindi, nangyayari yan. Sinabi niya na yun eh. And his hand is stretched out. Okay, naalala niya yung stretch out? Sa Isaiah din, hindi yung sabi ng iba na ganyan daw. Tulong. Pwede rin naman, kaso sa context dito, talagang yung sin, talagang nag-iipon na. And who shall turn it back? Kundi, pigilan mo yun, oh, yung kamay niya, doon na, ang hataw na, pigilan pa. Sino pipigil doon? So yan, tapos na po tayo. Amen? Yeah. May last point lang dito po, no? So yun daw ay nangyari sa kamatayan ni Ahaz. So maganda point dito po, sa Bible, alam niyo po ba, kinakausap tayo ng Diyos sa salita niya, pero paurito dito sa Bible yan, may mga malinaw na pagkakausap sa Bible, hindi lagi. Amen? Kaya nga, every service natin, every time na pwede kayo manalangin, nakausap tayo ng Panginoon, i-treasure natin yung kung talagang kinausap tayo ng Panginoon. Amen? Yes. Sa Bible pa paulit-ulit yan, hindi sila yung, ano, si Moses talaga, madalas. Pero yung mga propeta, si Daniel, ilang beses siyang kinausap, si Solomon, dalawa lang eh. Si David, less than 10. So, ito naman, sinabi to, binigyan niya ng timing kasi ganun po minsan yan eh. Binibigay malinaw na kapahayagan ng salita ng Diyos, may time lang, okay? So anyway, last paragraph, no? So yun na, hinusga na yung Babylon, tapos na. Actually, hindi lagi, no? So sa Bible, lalo sa Israel, laging ganun, tutulungan sila ng Diyos, mawala yung kalaban nila, magkakaroon ng kapayapaan. Pero, sabi dito, rejoice not thou, whole Palestina. Okay, so yung Palestina, dalawang beses lang ginamit sa Isaiah, and then isang beses sa Exodus ata yun. So, hindi yan pamilya sa atin, pero hindi po mahirap intindihin niya. Ibig sabihin ng Palestina, Palestine. Okay? Yung po yung lugar, malapit dun sa Israel, yun naman tawag talaga dun. Kaya nga ngayon, pag ngayon binabago nila sa mga dictionary, kasi nga nag-aaway itong Israel at Palestine. Kasi sino ba ang tunay, taga ron. Ang tawag talaga sa buong ano yung Palestine yun, Palestine. Okay? So even sa panahon na Isaiah, walang duda doon. So bakit hindi daw mag-rejoice eh, natalo na nga yung ano? Sabi kasi dito, because the rod of him that smote thee is broken. So huwag ka daw matuwa kasi yung humahampas sa'yo, yung panghampas niya, wala na. Eh, exactly lang yan sa Babylon. Eh, bakit daw? For out of the servant's root, napansin niyo ba yun? Out, naging serpent. So obviously, si Satanas talaga to.
Siya ang natatandaan nyo pa nung panahon natin sa Daniel, saka sa, lalo sa Revelation, yung serpent, yung beast, diba? Yung mga kaharian doon, yung kingdom of Egypt, from Assyria, to Babylon, Greece, and then Rome. Yung, lagi may natitira, diba? Anong, yung mga anak ng Diyos, people of God, may natitira din. Pero yung kalaban, may natitira din. Kaya sa buhay natin, anong inuumpara natin dito? Kung ikaw, pinagpala ka na meron ka ng napagtagumpayan sa buhay mo. Mga young people, for example, nakapag-asawa ka na, ay, wala na ako, hindi na matutokso. Ay, may asawa na ako eh. Diba? Masaya na ang buhay, tuloy-tuloy. Marami pa rin pagsubok. Lalo, andyan yung kalaban din. Kaya yung pagkakaingatan natin, yung kalaban, mag-pray natin, protectahan tayo ng Diyos. Pero huwag kang yung magtutok. Eh, wala na kalaban, wala na yung hapon, diba? Yes! China naman. Oh. Tsaka minsan, mga kababayan din natin, di naman yan Pilipino, tutulungan ka pa Pilipino, hindi necessarily. So tuloy natin, sabi dyan, for out of the serpent's root shall come forth a cockatrice, a cockatrice. Ladas na abanggit ng cockatrice na to, no? So anong pinagkaiba ng serpent sa cockatrice? Or cockatrice? Sa panahon na actually natin, yung cockatrice na yan, lagi yung tinutukoy sa ahas din, pero sobrang makamandag. No, parang yung last time, di ba, yung ano yung bad? Ano si DM? Hindi ko makita. Yung goat? Last week? Nakamutan na. Yung half na tao. Ah, yung half tao, half, ano, yun ngayon ang pagkakilala doon kasi ginawa nilang pinangalan sa fictional or yan, satyrs. Yan. Satyrs, di nyo kita. Ito naman, mga cockatrice. So, ibig sabihin lang niya, mas matindi pala. Amen? Amen. Pero, ang maganda naman sa panahon natin kasi, mas maganda rin naman yung Bible, kompleto na yan, marami na Confession Church, ang Panginoon. So, hindi tayo dapat matakot, pero lalong hindi tayo dapat magsaya ng magsaya na parang alam mo eh, yeah, panalo ang Christianity, yan. Ayan, lawak ng Christianity, daming peki rin. So, huwag kang matutuwa ng gano'n na sobra-sobra, okay? Tuloy natin, kaya sabi niya, rejoice not thou, whole Palestina, because the rod of him, the smote, is broken. For out of the servant's root shall come for the cockatrice, and his fruit shall be a fiery flying serpent. So, dragon na talaga to. Kaya nga, nasa ano yan? Nasa Revelation din naman yan, di ba? Talagang dragon, may pitong ulo, ano pa gusto mo? For the firstborn of the poor shall feed. So patapos na po tayo ha. Intindi natin yung sasabi dito. For the firstborn of the poor shall feed. Ah, sorry, and the firstborn of the poor shall feed, and the needy shall lie down in safety, and I will kill thy root with famine, and he shall slay thy remnant. So negative pa rin yun ha. Ibig sabihin, hindi po matatapos yung gera. Okay, mag-ingat. Yung mga, yan, lalo po yung mga Hudyo, lalo mga Kristiyanong iba, kalyado na mga Hudyo. So wala nang problema kung talagang kapayapaan, pero yung mga, kaya mas matutuwa pa ako minsan sa mga Hudyong walang religion eh. Minsan ha, kasi kahit paano, puro ano nila, pera lang yan. Pero yung mga talagang nanitili sa Judaism, yun yung mas delikado, sinisira po tayo yung gusto nilang kaya nila. Ganyan po yan. Galit kayo kay Jesus hanggang ngayon. Kaya mag-ingat. Okay. Howl, O gate, cry, O city, thou, whole Palestina ulit, art dissolved. For there shall come forth from the north a smoke, and none shall be alone in his appointed times. And none shall be alone in his appointed times. So kahit nung panahon po ni Jeremiah, laging nasa north eh. Kasi nga naman yung south nila, Egypt na eh. And then dito, ano na yun? Saudi na yun. So wala na halos tao doon. Ang madalas nang gagaling talaga yung Assyria, Babylonia, pataas yun. So alam niyo yung mapa. So yung sabihin lang, basta may darating dyan. Pag dumating yan, ano na naman? Takot na naman tayo, di ba? So, tapusin ko lang ito hanggang dito. Actually, ito dapat yung title eh. What shall one then answer to the messengers of the nation?
Ay, paano yan? Kala ko okay na. Ano sasabihin natin sa mga messenger? Sino yung messenger dito? Tagal pa pala ito. Hindi ko na nakatasa sa sarili ko. Ilang minutes na ako. Maaga pa, di ba? So, na-imagine nyo ba yung Palestina, medyo nakalaya na sila, wala na yung Babylon, pero may kalaban pa rin. Kasi may mga anak-anak pa yan. Hindi pa tapos ang laban. So, pwede pa rin sila magapi. Hindi man lang katulad nung sa Babylon, still, meron tayong kalaban. Sabi lang dyan. So, ano nasabihin natin ngayon sa messenger? Sino yung messenger? Sino ba yung messenger? Katulad ngayon, tinitingnan natin sa mga bata karamihan dito, iba dito. Hindi ko alam bakit nasa church. Pero yung mga messenger po, madalas, kami po yung nanggaling sa Antipolo, pero taga rito rin kami. Kami sinend nga from Antipolo. So, ano yung dapat? Katulad nyo, nari, yung nalala nyo yung namatay yung si Saul. Sino yung messenger na magsasabi sa mga ibang tao, no? Huwag nyo lang si Saul, sa ano na lang, kay David. Sino yung namatay doon? Yung nanalo si Joab, di ba? Namatay si Absalom, okay? So, may magsasabi, no? Importante po yung trabaho ng messenger. Kasi, according, sasabihin niya, o syempre, maghahanda rin naman yung bansa, okay? Alala ko tuloy yung mga Hudyo na naman, no? Isa sa mga kwento pala sa kanila, kaya yumaman sila ng World War II. Kailan ba yun? Basta isa sa mga ginawa nila, tama, parang World War I, okay, Napoleon Bonaparte. Isa mga ginawa nila kasi sila po yung may control po ng stock market. May stock market na pala nung panahon na yun, no? So ginawa nila, pinakalat nila yung maling balita. Sabi nila, uy, natalo ang England, natalo England. So pag ganun po, bababa po yung stock. Ganun po yan kasi magkakaroon ng loose confidence po yan sa yung mga tao, sa economy. Yun pala, ang ginawa daw ng mga Hudyubad, dahil bumaba yung stock, sila yung bumili. Kasi alam nila, panalo yung England eh. Kaso yung messenger, hindi pa naman darating agad-agad dyan. So, bandang uli, of course. Ano nangyari? Panalo pala yung England. Nag-appreciate na yung pera nila. O sino yumaman ngayon? Ako naintindihan nyo yung sa stock market na konti. Si Rockefeller yung yumaman. So, balik tayo sa messenger. Importante po yung messenger. Tama! Yung sasabihin niya. Alam niyo, kunwari, yeah, katulad niya, may conflict. Katulad dito. Sina? Si Amber. Tanongin siya na Trisha mamaya, si Ale, si Sandra. Oh, nangyari ka musta sa church? Pinagpala ba kayo? Salita ng Diyos? Ano nasabihin mo, Sandra? Hindi kita makita. Marami kang pwedeng gawin, di ba? Pwede mo sabihin, eh, hindi na ako balik doon, eh, brown out. Negative. Eh kung maayos yung spirit ng natin ng messenger, si Sandra, sabihin niya para kay Trisha. Nag-brown out pero tuloy pa rin yung church, amen? Pinagpala nga kami. Amen. Ang message si Lucifer, amen? Walang ilaw. Buti hindi lumabas si Lucifer dun. Okay? So, importante yung sasabihin mo. Ganyan po kayo, Kaisa, gusto winning ka. May discouragement ka. Ano na sabihin mo? Sa kaluluwang yan. Actually, ang hirap maging Kristiyano eh. Sa halip na... Eh, minsan di mo mapansin yan, di ba? So, kaya dapat lagi mga espiritu natin. Kaya sabi dito, sinagot din niya eh. No? Sabi dito, what shall one then answer the messengers of the nation? That the Lord hath founded Zion. And the poor of his people shall trust in it. Nakuha nyo ba? Paliwanag natin, ganito yan. Sa panahon, na yan, nagapi yung Jerusalem, nagapi yung Israel, tapos nasira din yung Babylon, nagapi rin yung Babylon, tapos may problema pa rin. Anong dapat mo sabihin? Anong dapat sabihin? Itiwala ka lang sa Diyos. Ganun ako, ganun ka rin. Dapat ganun ang mensahe natin. Hindi yung tipong, pag-isido ka lingga pa, di ba? Ano ba sa church? Napakasaya doon.
FB, ano to nga? Sa tawanan lang kami. Masaya, magkain, masaya, dami namin. Buong taong ganun. Oh, buong taong ganun. E di yung inakay mo, di sama naman, di ba? Yung unang linggo, ganun. Pangalawang linggo, medyo na lang. Pangatlong linggo, ang init, nag-brown out. Madi-discourage yun. Eh, magtiwala ka lang sa Diyos. Hindi natin kailangang manipulate yung sitwasyon ba? Kung anong meron dyan, yun na yun. Amen. So, magtiwala ka. Ang Diyos ang nag-found yan. Ang Diyos. Hindi siya maisira, hindi siya matatalo. Kaya yes, nagapi sila nung una, nakawala sila, oh may problema pa rin. Pero ang Diyos na nag-establish niyan eh. So magtiwala tayo, amen? Amen. Ganun kahit sa mga young people, ganyan ang mensahe natin dapat, encourage nyo sila. Amen. Ano, hindi ka nakapag-enroll. Naku, wala ka na pag-asa. Ang dami pang taon eh. Amen. Iba nga, ang dami. Pinasok na business, wag lang yung mga networking ha. May mga legitimate na business, trabaho po dyan. Amen. Huwag natin pasahin sa mali naman. Sabihin mo, ang Diyos ang nagtatag niyan. Alam mo bang gawa tayo lahat ng Diyos? Anak ka ng Diyos. O, sa palagay mo, pababayaan ka kahit may konting problema ngayon, problema this week. Ang Diyos ang nagtatag niyan. Amen? Amen. At tayo, lalo tayo, kahit mahirap tayo, sabi, magtiwala siya. So parang hinahamon niya ngayon lahat ng mga ka balita kung ano nangyari sa Jerusalem, sa Israel, yes, natalo sila, tapos natalo din yung nagtalo sa kanila, tapos problema pa rin. Tiwala lang tayo sa Panginoon. Amen? Amen. So, husgan din yan. Hindi natin masyadong inanong Satanas, pero ganoon na rin yun eh. Napag-usapan na rin tayo sa Revelation, susunugin siya doon. Amen? Amen. Ngayon, mainit ngayon. Kasi, aman ko, Satanas gumawa niyan. Pero, mas mainit sa impyerno. Amen? Amen. Kaya tuloy soul winning. Amen. Hindi naman laging brown out. Amen? Amen. Ito naman, ano, nakaraos nga tayo. Amen? Amen. Wala lang tayong live, walang ano. Ngayon lang nagpapaypay. Yeah, salamat kay Stephen, ha? Hindi, napakahirap. Let's time, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. I pray. Nakuha namin ang mensahe ngayong gabi. Isaiah 14, una nakita namin, nalinaw namin, Panginoon, tama yung inyong salita, hindi po ito something na morning star, something na ikumpara kay Jesus, si Lucifer, ay Satanas, siya'y husgahan, kinumpara sa Babylon, sigurado, sinabi nyo, siya'y husgahan, ubos siya later, ngayon lang siya medyo makapangyarihan, even sa mga, sa aming, sa media, Panginoon, ang mga bakla ngayon, kala lang kung sino sila. Ngayon may paraan pa sila, may way pa sila, tinahayaan nyo pa sila sa ngayon yun. Pero later, lahat yan, yung mga media yan, mga wicked people na yan, mayaman din yung karamihan, makapangyarihan. Later, pwede namin asahan, Panginoon, kayong maghuhusga sa kanila. At kami naman po inyong hindi papabayaan, kayo may pinaka-recover. At kahit pa, Panginoon, tuloy-tuloy ang pagsubok. Magtiwala lang kami sa inyo, maintindihan namin, kayo nag-establish ng lahat. Lalo sa aming mga anak ng Diyos, Panginoon, may pag-asa lagi. At lalo sa langit, Panginoon, makakasama ka namin sa millennium, sa end times, Panginoon, sa new heaven and new earth, Panginoon, napaganda. Ito po yung aming inspiration lagi, kayo, yung pag-ibig, yung pamayarihan nyo, protection nyo, Panginoon, nandun lahat. Nawa, yung bawat isa ay laging positive, Panginoon. Kung may negative man, ito yung pagtagumpayan, Panginoon, tiwala lang sa inyo. Lamang po, mag-aubayan na namin, mga gagawin pa namin. Sa Tabao, sa school, Panginoon, mga upcoming activities, Panginoon, this Sunday. Sa dahil din, Panginoon, magpalain yung bawat isa doon, maging pagpala rin kami doon. At even sa amin dito, Panginoon. Ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.